Inaaga ni PBBM ang Pasko para sa mga rebelde at insurgent groups dahil yan sa ikanasa nitong inisyatibo para sa nasabing sektor. Kung ano ito, narito muli si Aileen Talipin. Maaga ang pamasko ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga rebelde at insurgent groups sa pamamagitan ng pagagawad ng amnestiya sa mga ito. Inilabas ng Malacanang ang Executive Order No. 47 na nag-aamyenda sa pagbuo ng National Amnesty Commission. Sa ilalim ng EO, magpapatuloy ang komisyon para sa pagproseso sa aplikasyon ng mga rebelde at magdetermina kung dapat bang mabigyan ng amnestiya ang mga ito at lulusawin ang NAC sa sandaling matapos na ang trabaho nito. Kabilang sa mga mabibigyan ng amnestiya sa ilalim ng Proclamation No. 403 ay ang Revolusyonaryong Partido ng Manggagawa ng Pilipinas, Revolutionary Proletarian Army, Alex Boncayo Brigade. Gayunman, hindi sakop ng amnestiya ang mga nakagawa ng krimen, particular ang kidnap for ransom, massacre, rape, terrorism, crimes against chastity, illegal na droga, genocide, war crimes, torture at matinding paglabag sa karapatang pantao. Kwalipikado rin sa amnestiya ang mga dating miyembro ng Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front sa ilalim ng Proclamation No. 404, subalit hindi kasama ang mga nakagawa ng krimen gaya ng kidnap for ransom, massacre, rape, terrorism, illegal drugs, genocide, crime against humanity and forced disappearances at paglabag sa karapatang pantao. Makikinabang din sa amnestiya ang mga miyembro ng Moro National Liberation Front at Moro Islamic Liberation Front sa ilalim ng Proclamation 406 at 407. Layo ng inisyong proklamasyon na pinirmahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin noong November 22, 2023 na maisulong ang mga inisyatibang pangkapayapaan at himukin ang mga rebelde na magbalik loob sa pamahalaan.